Tutupaypay ang mga estudyante sa loob ng kanilang silid-aralan sa Anomar Elementary School sa Surigao City. Mainit kasi at siksikan sa loob ng mga toldang ito kung saan sila nagkaklase. Lupa lang din ang sahig na tinatapakan ng mga bata. Ang isang tent, sira na ang ilang bahagi. Hanggang ngayon ay bakas pa rin daw ang pinsalang iniwan ng 6.9 magnitude na lindol na nanalasa sa lugar noong nakaraang taon. Kaya hinaing ng pamunuan. Wala po akong magawa kasi talaga pong nakasalalay po sa DepEd ang improvement ng school. Lagi ako nagpa-follow up sa aming DepEd engineer. Sabi niya, meron na daw pong tulong, kaya lang maghintay-hintay. Ang tanong po, hanggang kailan kami maghihintay? Mas maayos naman ang sitwasyon ng mga estudyante sa Talon-Talon Central School sa Zamboanga City. Pero ang classroom nila, mga dome tent din na itinayo pa noong 2013. Problema rito kapag umuulan dahil nagpuputik sa harap ng mga tent. Giit ng kanilang principal, may mga silid namang ipinapatayo sa eskwelahan pero kulang pa rin ito sa dami na mga batang pumapasok doon. Sa covered court ang klase ng mga batang ito sa Coronadal City, South Cotabato. Kurtina lang ang harang ng bawat klase, pati stage ginawa na ring silid-aralan. Sabi ng kanilang principal, pansamantala lang naman daw ito dahil magagamit na ang nirehabilitate na classrooms sa susunod na 2 linggo. Napuno ng mga upuan ang gymnasium ng paaralang ito sa Ligao City, Albay. Ito ang nagsisilbing classroom ngayong pasukan ng mga estudyante roon. Baka raw kasi abutin pa ng Hulyo ang konstruksyon ng mga bagong classroom doon. Cesar Apolinario, GMA News.